Kaya yun ang pinursige mo na maging sekretary ng DPWH ay para mabigyan ng daan, ng pa-exit, ang lahat ng properties ng Villar. Paano mo sasagutin yun? Nung bagong upo pa lang ako, ang dami talaga, sa totoo lang, ang dami talagang tumitira sa akin. Masakit naman talaga para sa akin. Kasi kine-question nila yung pagkatao mo eh. Ngayon, ang tinatanong nila, si Sec ba ay tatakbo? Gusto mo rin ba matawag na hindi lang Sec, kundi Sen? Hello Team Waechos! Ito po yung lingkod, Papa Oz and OG Diaz. Siyempre, naku, nandito tayo ngayon sa napakagandang bahay. Pag magandang bahay, alam na. Mayaman. Naku, mayaman. No? Hindi nagpapanggap. Anyway, kapiling ko po ngayon ang secretary ng DPWH. Pag sinabing Villar, mayaman. Ba't kaya? Itatanong natin sa kanya. Please welcome Secretary Mark Villar. Hello, Mama Oj. Ayan. Which is, formal na formal ka naman. Sec. Actually, nahiya. Anyway, sec. Ba't kaya ganun? Pag Villar mayaman daw. Villar yan, mayaman yan. Hindi ko nga naisip yun eh. Hindi ko, nung bata ko, hindi ko nararamdaman na yung ganun bagay. Kasi, ano, yung mga magulang ko naman, simple lang naman sila eh. Kaya, ewan ko lang, paano nagsimula yan. At naging, pag naisip nila yung apelido na. Eh kasi nga, ang daming mga negosyo. Real estate ang ano, Villar, no? Meron pang coffee project, meron pang all day, all home, di ba? Ang dami na. Ibig sabihin, kung ganun kalago yung mga negosyo ng Villar, marunong sila sa negosyo at marunong din silang humawak ng mga tao para lumago ng ganyan. Yung mga parents ko kasi, may ano talaga, mahilig talaga sa negosyo, lalo na si Papa. Mahilig siya sa pagtatayo ng mga yung mga coffee project, yung mga tindahan. Okay. Yun ang hilig niya eh. So, parang para sa kanya, hindi naman yan trabaho. Yun talagang hilig niya. So, ever since ganyan siya. Hindi ka ba nagpe-pressure na, syempre yung iba, o dapat ganyan ka rin ha? Balang araw, ah, dapat tulad ka rin ng tate mo. Siguro. Ganun ka ekonomista, ganun ka negosyante. Siguro, hindi naman pressure dahil depende rin sa mga magulang. Yung mga parents ko naman, hindi naman sila masyadong demanding sa amin. Kung ano lang kaya. Palagi naman sinasabi ni Papa sa akin yan. I remember nung bata pa ako, palagi niya sinasabi sa akin, basta kung ano na lang ang kaya mo. Pero syempre, gusto rin nila na i-maximize ko rin yung kakayahan ko. Kaya kung nakikita naman nila na hirap na ako, hindi naman ako pinupush. Kung nakikita nila na kaya ko pa, syempre, push naman nila na ako ng konti. So, para sa akin, may konting pressure, pero hindi naman dumating sa punto na nasistress talaga ako. Pero siyempre, importante rin na na-challenge. Na-challenge din ako. Kung si ano, kung si Senator Manny Villar kaya ang pinalad noon na maging presidente noong 2010, paano mo nakikita yung Pilipinas noon, noong 2010 to 2016? Si Papa, nung bata pa lang ako, marami siyang kinikwento sa akin tungkol sa, actually, tungkol sa infrastructure. Palagi niyang kinikwento yung mga pangarap niya tungkol sa mga highways natin, sa mga kalsada. Dapat, yung mga ginagawa namin ngayon, yung mga highway, ganun bagay, mga subways, infrastructure, lahat yan, kinikwento sa akin nung bata ako. Nakikita ko rin yan eh. Kaya, nung in-offer sa akin itong trabaho, inisip ko rin na baka ito na yung pagkakataon. Kasi hindi naman kami pinalad nung tumakbo si Papa at hindi naman siya napili. But somehow, at least lahat ng, na natatandaan ko pa lahat ng kinikwento niya sa akin. So, naging inspiration din yun para sa akin. Pumasok ako sa DPWH. So, kung nagkakakwentuhan kayo ng daddy mo, wala na ba siyang plano pang bumalik sa politics? Para, ano na siya eh, parang happy-happy na siya sa ginagawa niya ngayon eh. Yun din ang pangarap niya dati pa na magtayo ng coffee shop. So, dati pa, yun talagang hilig. Mahilig siya sa kape. Kinikwento niya nung bata siya dati, ilang baso ng kape siya. Even nung teens niya, lakas niya magkape. So ever since, yun ang naging pangarap niya na balang araw, kakaroon din siya ng coffee shop. Eh ngayon, nakaroon na siya ng coffee shop. Ang dami pang sangay. Kaya siguro, hindi na siya babalik sa politika. Ayaw na niya.
happy-happy siya eh. Doon pa lang, parang nakikita ko yung happiness niya pag nasa tinayo niyang mga coffee shop, mga tindahan. Tuwa siya doon eh. So, obviously, ang DPWH ay papagawa ng tulay. And I'm sure narinig mo na rin dati pa, di ba? Na kaya yun ang pinursige mo na maging sekretary ng DPWH ay para mabigyan ng daan, ng pa-exit, ang lahat ng properties ng Villar. Paano masasagutin yun? Alam mo, Mama Och, nung bagong upo pa lang ako, ang dami talaga, sa totoo lang, ang dami talagang tumitira sa akin. And nung time na yun, ano pa lang ako, medyo hindi pa ako masyadong matagal sa politika, hindi ako masyadong sanay. So, ano naman talaga, masakit naman talaga para sa akin. Kasi kine-question nila yung pagkatao mo eh. Siyempre, kahit sino naman, masasaktan. Pero hindi naman ako nagsalita masyado dahil wala pa naman akong anong sasabihin ko? Maniniwala ba sila sa akin? Hindi naman ako. Wala pa akong track record. Anong time na yun. Kaya, nung bagong upo pa lang ako, nag-focus na lang ako sa trabaho. Yung gusto ko ma-accomplish. Inisip ko na lang, pagka marami na akong na-accomplish sa term ko, mas magiging aggressive, mas magiging maingay ako siguro or mas kaya kong sagutin yung mga banat na yan. Pero sa totoo lang, tagal, hindi ko na rin pinansin masyado. At nawala rin eh. Nawala rin. Naisip ko rin na yung trabaho ko naman na magsasalita para sa akin. Kaya, ang dami ah. Sa ilalim ng pamamahala mo, ang dami mo nang na-accomplish, di ba? Kaya lang, yung iba talaga, hindi mo maalis sa kanya kasi may property doon ng Villar. Kaya dyan nilagay kasi may property din dyan ng Villar. Eh di ba halos lahat ng marami kayong properties? Meron din kaming mga properties, pero mas maingat talaga ako kasi... Syempre, hindi ka na conscious doon? Na wala o wala kang pakialam? Hindi, kailangan ng ano dyan, kailangan ng pa-exit dyan, kailangan ng tulay dyan. Kaya nung kami, pag gumagawa kami ng master plan, hindi lang ako eh, hindi naman ako nagde-decide. Meron talagang mga consultants na sila yung nagbibigay ng dahilan kung ba't ganyan yung alignment. So hindi naman ako, para wala naman, ayoko naman na magkaroon ng conflict of interest. Kaya meron talagang third party at ina-analyze talaga nila kung ano yung pinakamagandang alignment, doon nila idadaan. At lahat pagdating sa infrastructure naman, it's ano eh, very napaka-technical. So, kung titignan mo itong mga highway projects, hindi naman foreign consultant yan, yung mga JICA, sila yung gumagawa ng mga master plan at yun ang nagiging basis ng mga infrastructure projects natin. Hindi naman yung ako magdidikta kung saan nilalagay. Hindi naman ako nakikialam. Ayoko makialam sa mga ganung bagay dahil syempre, pakasabihin ng tao na may conflict of interest. Ayoko naman ng ganyan. Basta kung ano yung dapat, ano yung sasabihin ng mga technical people namin. Yun ang masusunod. Pero marami ngayon, sec, dahil ikaw ay nagpamalas naman ng iyong husay sa pamamahala ng DPWH at nakita naman talaga namin yung mga resulta. Although sinasabi nila na pera naman ang bayan yan, hindi naman nila pera yan. Basta yung work mo ang nagsasalita para sa iyo. Ngayon, ang tinatanong nila, si sec ba ay tatakbo? Gusto mo rin ba matawag na hindi lang sec, kundi sen? Tatakbo ka ba? Well, ako una, open naman ako sa totoo lang. Possibilidad sa 2022. Hindi pa naman, October pa naman yung filing. So wala pa naman akong final decision. Almost 6 years na rin ako dito sa trabaho ko. At syempre, inisip ko rin kung ano yung gagawin ko sa next stage ng career ko. Pero sa ngayon, syempre, gusto kong mag-finish strong ako sa ginagawa ko ngayon. Marami din kasi mga projects na patapos na rin. Gusto ko talaga i-maximize. Lahat na kaya kong gawin, gusto ko ng tapusin. Gusto mong i-maximize? Bakit mo gustong i-maximize yung habang andyan ka sa pwesto, eh, kailangan maraming tulay na magawa? But ano ba ang ano? Well, ako naman, ang motivation ko talaga is isa yung legacy ko talaga. Siyempre, pangarap naman ng lahat ng mga magulang ko, diba? Siyempre, gusto natin pagmana sa ating anak. I guess, yung mas maganda sa nadatnan natin, diba? Yun ang isa sa mga bagay na importante sa akin. Bakit aliw na aliw kung marami kang napapagawa at nakikitang tulay? Siguro, naiinggit din ako sa nakikita ko sa ibang bansa, di ba? Ikaw, di ba? Siguro na may na-experience mo na rin sa Singapore, di ba? Sa ilalim. Sa ilalim, di ba? Sa ilalim. Ano mo yun? Pangarap mo yun? Magkaroon tayo ng trend sa ilalim? Tingnan mo yung, kasi kahit saan lugar sa isang syudad, mga 5-10 minutes lang, 5 minutes. Nakarating ka na. Ay, nakakaingit eh. Di ba, gusto rin natin na nung nag-aral ako sa abroad, ganun din, sasakay ako sa tren. Ang bilis ng biyahe, napaka-convenient. So, inisip ko, ano gusto ko para sa Pilipinas? Sana kung makakatulong ako at may magagawa ako para mangyari yan sa Pilipinas, at least
balang araw, yung anak ko, mabilis na yung biyahe, makakapunta siya sa pinaka-north hanggang south, di ba? Ganun bagay, yun ang sana ang pangarap natin lahat. Hindi lang ako eh, pangarap natin lahat para sa Pilipinas, di ba? Kaya kung makakatulong naman ako para maging totoo na yan, di ba? Para at least sa next generation, hindi na nila ma-experience, na-experience natin, di ba? Anong feeling mo pag nadadaan ka dun sa infra na natapos na under your management? Yun ang pinakamasarap na feeling. Alaga. Imagine mo lang, ilang years mo yung pinaghirapan eh. Diba? Gabi-gabi, inisip mo kung ano yung, kung ano kaya mangyayari pag tapos na itong project. So, pag natapos na after 3 or 4 years, napaka-lakas ng feeling. Napaka-nakakaba talaga ng puso. Ewan ko lang, hindi ko lang ma-explain na Mama Och. Pero ano talaga eh, pag dumaan ka first time sa kalsada, dahil na, parang baby mo yan eh. Nakita mo pa nung buhangin pa lang yung kalsada. Wala pang alignment. Hindi mo nga alam kung paano mo tatapusin to. Ang layo eh. May mga highway doon na 30 kilometers. Pero nung nagsimula kami, as in, wala. As in, puro talahib. wala kang makikitang ano. Hindi mo ma-imagine na magkakaroon ng highway yung lugar. Kaya, pag natapos yung project, napakaganda ng feeling. Lalo na, pag kinikwento sa iyo yung mga comments ng mga dumadaan doon. Ang bilis ng biyahe, no? Oo. Kasi, nung natapos yung Skyway, maraming nagtitext sa akin, tumatawag sa, ay grabe, ngayon lang nangyari to. Pumunta ako sa Pampanga, ganito lang, 1 hour lang, dati 2 oras. Or dati, galing ako sa North, pumunta ako sa South, dati 3 oras yung biyahe, ngayon 1 oras na lang, ang bilis. Mga ganun kwento, yun ang nakakataba ng puso. And yun yung, I guess para sa akin, yun, in the end, yun talagang fulfillment sa trabaho. Lalo na sa infrastructure, pag may nagkwento sa'yo kung paano na improve yung buhay nila nung natapos yung kalsada. May natapos kami mga 2 tulay sa recently sa Pasig, yung Estrella Pantaleon at yung BGC Bridge, Kalayaan Bridge. Yung biyahe dati, mag-aabot ka rin ng 30 minutes, 45 minutes. Ngayon, 5 minutes na lang. Wow. Doon mo talaga makikita yung importance ng infrastructure. At parang yun ang habol ko, yung feeling pag natapos yung project. Masarap talaga. Sa mga hindi nakakakilala ng lubos sa mama mo, kay Senator Cynthia Villar, paano papakilala ang mama mo sa kanila? Mama ko, na minsan ay mi-misinterpret. Yung mama ko naman, very outspoken, napakasipag. At siguro minsan hindi rin na-misinterpret. Pero well-meaning yung mama. Well-meaning talaga siya. Well-meaning yung mother ko. Dahil na sa mga advocacies niya. So, ano advocacies ng mama? Naka-focus siya sa agriculture. Para sa mga farmers. At marami din siyang mga programa doon. So, doon siya nakatuto. Bilang nanay, kumusta siya? Ganun din. Hardworking. Very... Pag nandun siya... Napaka-hands-on niya sa amin. Natatandaan ko pa eh. Nung elementary school ako, isa siya sa mga parents na active sa school. Sa so, PTA, din siya. Oo. Sa PTC. Oo. So, lalo na sa schooling ko. Nakatutok talaga siya sa schooling ko dahil medyo hindi masyado mataas yung grades ko. Papagalitan ka? Papagalitan ako. Hindi naman papagalitan, pero ano siya, nakatutok siya sa akin. Chine-check niya palagi kung natapos ko yung mga papers ko. At tinutulungan niya ako sa mga, pag hindi ko naiintindihan yung mga yung mga lessons. Kaya, very active. So, namamalo ba sila? Ah, hindi. Hindi sila ganyan. Pero yung pag alam yung galit na sila, pero mababa pa rin ang boses, ganyan. Si Papa hindi siya nagagalit. Pero si Mama, minsan nagagalit. Pero nawawala kagad. Minsan nagagalit siya. Right at that moment. Pero nasa tamang, right at that moment. Pero tama rin siya eh. Lalo na nung tumanda ako, nakita ko naman na tama naman siya eh. Siguro, na mas na-appreciate ko siya ngayon. Mas naintindihan ko siya nung naging parent ako. Siyempre, lagi naman ganun, di ba? Diba? Saka mo sila maiintindihan pag naging magulang ka na din. Nakita ko yung mga points nila, syempre. Nung bata ako, hindi naman naiintindihan lahat ng bagay. Pero ngayon nag-parent din ako. No? Mas nagigets ko na. Naiintindihan ko na yung... I think, pati ako sa anak ko, yun ang gusto ko i-focus. Importante naman talaga yung values. Mayaman ka, mahirap ka. Importante lang yung values mo. Para sa akin. Na hindi dapat nawawala. Anong klaseng mga values? Like, paano mo ipapakilala ang Villar sa mga tao na hindi nila kilala na, ah, ganun pala ang Villar? Siguro, una yung value of hard work. Kasi, lead by example ang mga parents ko. Nakikita ko nung bata ko na napakasipag nila. At
araw-araw, nagtatrabaho sila, kaanak buhay, na-adapt ko rin yung values nila. Tapos yung pera, matipid din sila sa pera. Ah, talaga? Dapat ano rin tayo, I mean, yung pera, hindi madali yung pera. Kailangan ano ka rin. Masino? Oo. Matipid? Matipid. Yun ang sa values din namin yan. Hindi naman kami maluho. At hindi naman ako naman, yung happiness naman, hindi naka-attach sa pera para sa akin. Nung teenager ako, wala naman masyado maraming pera, pero okay naman ako. Happy naman ako. Kinikwento rin ni Papa sa akin, nung bata naman siya, wala naman siyang mamahalin na toys, pero happy-happy naman siya. Naglalaro lang siya sa kalsada, happy na siya. Yun ang mga values na tinuro nila sa akin. Ha? So ano yan, Sek? Meron ka munang gustong patunayan sa sarili mo? Na napatunayan mo na bago ka nag-asawa? Dahil at the age of 36, dun ka palang nag-asawa. Oh, 36. Nung, actually, yung asawa ko, na-meet ko sa Congress. Nung naging congressman ako, 32 years old. Okay. And then, nung naging secretary ako, 38. Mm-hmm. And ngayon, turning 43. Malapit nang mag-43 na ako. So, sinagad mo talaga yung kabataan bago ka lumagay sa tahimik, sabi nga nila. Ito, sinagad ko rin. Mm-hmm. Siyempre, marami din akong na-experience. Binata ako. So, nung nag-settle down na ako, okay na. Sakto lang yung timing. So, when you say na marami ka na-experience yung bata ka, experience in what sense? Like, naging pilyo ka ba? Naging playboy ka? O ano? Hindi naman playboy. Ano lang? Siyempre, hindi naman playboy. Pero ano lang? Siyempre, naging single din ako. In-enjoy mo na. Experience. Marami ako na experience. Marami ako nagawa. At ngayon, nagpakasal na ako, maganda yung timing. I was ready to settle down and I met the right girl. Mm-hmm. Tapos, you have one kid. So, yung planong dagdagan? Gusto talaga namin madagdagan. Napakalaking blessing si Emma. Lalo na, may sakit yung asawa ko. So, naging malaking blessing sa amin si Emma. So, hopefully, sana, nagpipray kami na sana madagdagan. At yun ang isa sa mga tinatrabaho namin ngayon, bukod sa infra, pati hopefully, makakaroon pa kami ng isa pa. Wala bang tulay para doon? Ayun lang. Sana lang, kung pwede lang magtayo ng tulay. Kung may infra lang na makakatulong sa akin doon, gagawin ko talaga. Kaya lang, sana. Hopefully, praying na lang kami. Yun ang tulay na lang namin. Pinagpiprayan talaga namin. Anyway, Sek, kailan huling umiyak si Sek? Pinanganak si Emma. Pinanganak yung first mo? First time na lumabas si Emma, parang naging emotional ako. Hindi ko makontrol yung emotions ko. Hindi ka makapaniwala ang tatay. Hindi talaga. Siguro yun. Yun ang pinaka-emotional in the past for a long time. Yun ang naging yun ang pinaka-emotional na moment ko nung lumabas si Emma. Kasi hirap din kami kasi maselan yung pregnancy ni Emma. Mm-hmm. Kaya nung lumabas si Emma, nakita ko siya for the first time, naging emotional ako. Mm-hmm. Pero ikaw ba, Mark, dahil tatay ka na, so anong feeling mo pangangailangan ng mga bata ngayon, lalo na ng mga mahihirap? Una, dapat may konting, lalo na sa early ages of development. Naisip ko, nung naging tatay ako, nakita ko na dapat suportahan natin yung mga batang mahihirap na kulang pa sa nutrition. Kasi napaka-importante yan sa early years. Mm-hmm. Nakita ko sa ibang bansa, may pagpapasok sila sa school, may pagkain na. Mm-hmm. Automatic na yan. Isa yan sa mga nakikita ko na gusto ko sanang i-adapt dito na sana pagpasok mo sa school, may cafeteria, pwede kang kumain. Kasi nakita ko talaga pagbata, kailangan talaga yung may tamang nutrition para ma-maximize. So yung nutrition nila ang priority mo. Pero ikaw ba, Sek, kasi alam mo, yung mga LGBTQ community, naghahanap sila talaga ng kandidato nila na pwedeng mag-angat sa kanila, maging kakampi nila. Ikaw ba, meron ka bang, pagkunwari, ikaw nabigyan ng chance, meron ka bang plano for the LGBTQ? Liberal ako mag-isip. At para sa akin, walang issue yan everyone should be equal. Kung anong gusto mong gawin sa buhay mo, okay lang. Whether it be the color of your skin or your orientation, dapat hindi issue yan. Basta wala kang inagrabyado. Walang basagan ng trip. Anong gusto mong gawin sa buhay, okay lang yan. Wala nang problema. Basta hindi ka nananakit ng tao, di ba? Ako naman, isang sa mga advocacies ko pagdating sa ganyan. Everyone should be treated equally. Everyone should be treated with respect. Kung ano man ang decisions mo sa buhay, whatever your stature is, whatever your orientation is, there should never be any discrimination. Ano pa ba ang pwedeng magawa ng isang Mark Villiers sa Pilipinas? Ako kasi naging passion ko talaga itong infrastructure. Kasi nakita ko na
sa pamamagitan ng infrastructure, marami talaga tayong matutulungan. At ito ang paraan para pangatin yung bansa natin. Para umabot tayo sa level ng ibang developed na bansa. Tingin ko, pag nagawa natin yan, abot na tayo sa susunod na level ng, tsaka, ng development. Tsaka ma-access na lahat. At isipin mo lang, yung nagkaroon tayo ng build, mga 6 million ang nagkatrabaho. So ito lang talaga yung programa na nakaka-generate ng trabaho. At pag natapos na yung project, syempre magkakaroon din ng investment, dadali natin yung investment sa mga malalayong lugar. Kaya para sa akin, naging advocacy ko na rin, nakita ko talaga yung benefits personally kasi marami din nagkukwento sa akin. In the future, sana yun din bala kong gawin advocacy at focus ko. Lalo pang dumami ang tulay para mas maraming marating na tulong at ng hindi masyado mag-aksaya ng oras. Lahat, basta ang dami talagang benepisyo. Pero ikaw ba, Sek, meron ka bang solusyon para dito sa dalawang langaw na lumilipad-lipad sa atin? Kanina ko pa iniisip yan, OG. Meron ba? Pero alam mo, meron akong pampatay ng langaw na parang paril. Eh, kwento ko lang. May nagbigay sa akin na Paril? Oh, parang plastic na paril. Para pampatay ng langaw? Pampatay ng langaw. Pero effective ba? Kasi siya ang ginagamit ng bala, asin. Tapos? Tapos yun, ikakasa mo lang. Tapos pag ililipat agad yun. Dahil hindi, natatamaan yung langaw. Pero ito nga ipakita sa iyo. Ay! Oh! Ang galing! Appreciate mo lang. Seryoso yan? Oo! Dates yan! Hindi, pero anyway, yun ang ginagamit ko pang patay ng langaw. Very effective, in fairness, nagamit ko yan. Anyway, Sek, kung ituturin mong tulay ang sarili mo patungo sa tao, anong klaseng tulay ka? Gusto natin maging tulay. Tulay ng pag-asa, na yung mga bagay na akala natin imposible, kaya naman natin solusyonan. Katulad ng EDSA, akala natin walang katapusan ng traffic. At kahit papano, dahil sa programa natin, nag-improve ang EDSA. Nung natapos yung Skyway, nung natapos yung mga dalawang tulay na binanggit ko kanina, malaki naging improvement sa EDSA. Pero syempre, hindi naman tapos. Hindi ko naman sinasabi na zero traffic. No? Pero malaki naging improvement. Kinumpute nga namin nung nagbukas yung mga projects namin, ang laki ng pagtaas ng average speed sa EDSA. Dati kasi 16 kilometers, naging 28 kilometers bigla yung average speed. So, kahit pa paano, nakatulong din sa traffic. At proud din ako dyan kasi syempre yung EDSA naging simbolo din yan. Correct. Diba? Nung bata pa lang ako, matraffic na sa EDSA. Kung ma-improve natin yan at ma-solve natin yan sa loob ng 6 taon, malaking accomplishment, malaking fulfillment para sa atin. Hindi ko naman inisip yung infrastructure. Inisip ko anong magiging beneficyo ng infrastructure na makakauwi sila na maaga. Yung mga farmers, diba? Kaya nilang dalhin yung mga produkto nila sa palengke. Yung mga ganun bagay, yung effect. So, pati yung mga OFWs na nag-abroad dahil wala silang nakikitang oportunidad dito sa Pilipinas. Gusto ko rin natin ipakita na may pag-asa pa rin na mag-stay dito at magkaroon ng magandang buhay dito sa Pilipinas. Tingin ko, ganun dapat mag-isip ang gobyerno. Dapat iniisip nila kung nararamdaman ng tao. Dapat may, kung hirap na hirap sila, anong pwede natin gawin para ma-improve, diba? Dapat hindi tayo manhid sa tao. So, sa tingin ko, ganun. Tulay para maging mas malapit ng tao sa gobyerno. Kasi huwag natin isipin masyado yung mga technical. Dapat isipin natin yung epekto sa tao, kung anong pwede natin gawin, anong final. Ganun din ako mag-isip sa infrastructure. Anong effect ng project na to? Sino makikinabang? Sino makikinabang? Anong pakinabang ng tao dito? Anong gusto natin mangyari? Ito, gusto natin tapusin ang traffic sa EDSA. Ito ang kailangan gawin. Sek, anong Mark Villar ang gusto mong maalala ng mga tao? Hindi mawawala, Mama Och, na siyempre, anak ako ni si Senator Manny at si Senator Cynthia. Kasama na yan . Kasama talaga yan. Ay importante yung pangarap na matupad yung pangarap ko. At yung pangarap ko para sa anak ko, anak mo, anak natin lahat, na ma-enjoy nila yung nagawa natin. Itong mga tulay, mga kalsada, mapakinabangan natin. At ipakita din natin na kaya natin umangat, kaya natin pangatin ang ating bansa. Maaring makalimutan nila yung pangalan ko, pero ang gusto ko na maalala nila, nagawa natin mga infrastruktura na mapapakinabangan ng mga susunod na henerasyon. At ito naman, lahat naman ng ginagawa natin gamit ng pera ng bayan. Dapat naman talaga ma-enjoy nila at makita nila kung saan napunta ang pera nila.
yung pinaghirapan nila. Gusto ko sana, sa pamamagitan ng ating mga proyekto, mas mamahalin ng mga Pilipino ang Pilipinas. Yun ang pangarap ko. Pangarap yan ng marami. Maraming salamat sa pangarap na yan, ha. Secretary Mami tuloy. Kasi kamukha ng tatay. Diba? Thank you, Secretary Mark Villar. Salamat din.